Hi, Ate Millie. Yung isa kong friend, di na ako kinakausap. Di ko po alam kung bakit, hahaha, bakit ka tumatawa? Wala naman ata akong nagawang masama. Kinakausap niya yung ibang tao daw, saka active magpost sa memes. Mostly, tinatag niya ako sa iba pero parang iniiwasan niya ako for some reason. Though, to be honest, sanay na ako sa ganitong experience. Walang tumatagal sa akin, baka pwedeng makahingi ng copium. Or any advice para di masyadong mag-overthink pagdating sa mga friend relationships. Like, I have enough friends to talk to, mayroon lang unsettling feeling pa na di ko maintindihan. Hihi, thanks, love you. Side note, hiya ako pag may ganito na stream pero sige gawin ko na lang. Huhu. Unang-unang, gusto ko lang sabihin sa'yo, kailangan mo ng Panginoon sa buhay. Kung meron kang Panginoon na nagagabay sa'yo sa tamang landas, hindi mo to maiisip. So, ang payo ko sa'yo, kada linggo, pumunta ka sa simbahan, bumili ka na isang kandila, ilagay mo yun sa lugar na maraming kandila, hindi ko alam kung ano tawag doon. Tapos, magdasal ka. Sabihin mo na ang Panginoon ang magbibigay sa akin sa tamang landas. Pagkatapos nun, pumunta ka sa isang misa, ngayong na-cleanse ka na ng Panginoon, pwede ka nang bumili ng Jollibee o McDonald's. Ngayon, pagkatapos mo kumain, isipin mo, naiisip mo pa ba yung kaibigan mo? Siguro hindi na dahil busog ka na at gusto mo nang matulog. Kaya ito ang payo ni Binibining Charot para sa'yo. I-distract mo yung sarili mo at isipin mo ang Panginoon at hindi yung kaibigan mo. Dahil sa huli, ang Panginoon lamang ang magsasalba sa'yo sa impyerno. Yan bang kaibigan mo tutulungan kapag nasa impyerno ka? Sa tingin ko hindi. Ang tutulong lang sa'yo ay ang Panginoon at ang Hesukristo. Sa tingin ko, iyon ang tamang payo para sa itong sa tao na ito.